Hello po mga ka-SG! Our vlog for today is an update of our papaya trees. It's harvest time! Hello guys! If you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Dito po na-start yung aming papaya from Punla. Then, nilipat po sa farm. Exposed po sa direct sunlight. Total of 20 papaya trees. And lahat po yan nakasurvive. In our previous vlog, pinakita po namin kung paano po namin naalagaan yung mga papaya trees na yan. And kung paano pong unti-unti, nakakaroon siya ng maliliit na bunga at bulaklak. Nilagyan din po ng green net para po maiwasan yung pagkaykay or pagtanggal ng mga lupa kasi pinupuntahan nga po siya ng mga manok. Kaya po siya may green net. Madalas din po dinidiligan dahil nga po super exposed sa sunlight. Usually dry po siya. Then yung beheading din po na ginawa para po dun sa dulo. May mga previous vlogs po para doon kung paano po namin na paayos yung papaya. Ito po mga pics and videos are from our previous vlogs. And doon po sa previous vlog, I promise na once po na mamunga and namitas kami, i-vlog ko po ulit. And here we are, marami na pong bunga ang aming papaya. Lang po kami ang natutuwa sa aming papaya. Marami pong dumadaan dyan at nakikita kasi mababa lang po siya, mga 4 feet to 6 feet. Pero ang dami po talagang bunga at nakakatuwa po talaga, lalo na po at meron na rin pong nahihinog. Minsan po, nakakapitas ng paisa-isa o dalawang piraso ang mister ko kasi ginagawa po namin gulay o kaya isinasahog sa tinola. And mas prefer po kasi namin na intayin siyang mahinog, especially yung malalaki po talaga niyang bunga. Yung isang puno na more than 10 ang bunga niya, then may bulaklak pa rin po sa dulo, so it will give more fruits pa po at nakakatuwa po talaga. So proud po ako, hindi po halata. Thank you po sa nagbigay ng mga buto ng papaya sa tita ko na Ancha Diday. And sa akin pong friend, ang Tita Jen. From that buto, pinula ni Mister. And now, ang dami na pong binibigay na bunga.
po, pitasin na po natin yung mga hinog at masubukan kung matamis. Maya-maya daw po natin pitasin yung hinog at mukhang iniimbentaryo pa po yata ng may-ari ng puno ng papaya yung mga bunga. Baka po kasi nagkulang na. At may pumitas, malay nyo po may gustong magtinola. Tabindaan po yan. Pero sa totoo lang po, we are glad na wala po talagang kumukuha ng bunga without permission. Siguro naman po medyo naiilang or nahihiya din sila at nakita nila kung paano alagaan ni Mr. Ko ang kanyang munting farm. Po, pinasawaan na po sa paligo, sa shower, yung mga papaya. Sa totoo lang po, kaya nga po kami nagpakabit na ng water lime dyan is para nga po madiligan mabuti ang mga halaman and nagbigay naman po nga ng maraming bunga. Alam naman po nila na sagana po sila sa alaga. Konting updates po sa aming banana trees, medyo matatagalan po yata bago magbigay ng bunga. Pero alam naman po namin na buhay na po siya at may mga bago na pong tumutubo. So banda dun, maraming bunga din po ang ibibigay ng aming banana trees. Naniniwala po ako sa kasabihan na patience is a virtue. Pag may tinanim, may aanihin. Ang liliit pa po ng kamyas. Maybe it will take years pa bago po magbigay ng bunga. Pado po, it will take years, more than 10 years bago po bumunga and sure, apo ko na ang makakatikim ng bunga niyan. Same po with langka and coconut. Kasi mga matitigas at malalaking puno po kasi yan.
mag-enjoy po kayo sa panonood ng aming mga videos and hopefully may natututunan po. Natutuwa lang po akong i-share yung mga ganitong kasisimpleng bagay at proud po ako na naging maganda po yung outcome nung aming papaya. To all our subscribers, thank you very much. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po. Yun na nga po, pinitas na po ang hilog na papaya. Ba, hindi naman hinog, pinipitas. Magtitinola po siguro. Hindi, gulay. Hindi ko pa po yan natitikman, pero kitang-kita nyo po kung gaano kapula, gaano kakinis, at gaano kaganda ang bunga ng aming papaya. Yan na po, ready to eat na. Sure po ako, 100% super tamis po yan. Tara, kain na po tayo. God bless everyone. Thank you!